Good morning, Kuya. Morning. Mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ayan, nakita niyo na yung intro ko, di ba? Video IG story ni Chris Aquino. Kinukunan na niya si ang kanyang panganay, si Joss, of course. Kinukunan niya ng video. Tapos kinukunan niya rin pahapyaw yung mga items na pinadala sa kanila. At nakikita niyo naman yung preparation dun sa kabilang side na, di ba? Hindi ko yung reveal ko anong project ito, pero nakakatuwa na malaman na ngayon pa lang sobrang active na, sobrang nagsisimula na talagang maging busy si Chris Aquino. Kung dati, parang nangangapa tayo, ano bang eksena, ano bang kwento, ano bang storya pa dapat ang gagawin ni Chris. Pero dahil nga sa sinabi ni Chris yun na magpapaka-active siya at sisiguraduhin niya na may bibigay niya kahit papano yung gusto ng mga fans. At least nakikita na natin ngayon na nag-IG story na siya uli. At yun na nga, meron siyang Saturday today. Ngayon nga nakaschedule yung bonggang-bongga din pictorial niya. I'm not sure kung pictorial lang yun, pero feeling ko mag-shoot din sila ng isang endorsement. Kasi you can see, nakita niyo yung mga dress ni Chris, diba? Na pinakita niya na sa gilid. Napaharami, diba? So, mukhang magagamit yun lahat. Ako, may idea ako kung ano ito. Pero syempre, nakalagay naman doon eh. Kung medyo may clue na ako ano yung nandun. So, pero syempre, hindi ko na i-reveal. Ayan natin si Chris ang mag-reveal. Syempre, diba? Mahirap pag maldita, no? Mas bongga pag siya ang nagkwento, mas bongga pag siya ang nagsabi. Pero ako natutuwa ako, simply because dahil kahit papano nakikita kong sumasaya yung mga fans ni Chris Aquino every time na napapanood or nakikita na may mga bago siyang Instagram posts or may mga bago siyang IG stories. Yun ang importante. Hindi man siya natuloy sa TV5, ang mas mahalaga naman ay kahit papano napapanood pa rin nila si Chris Aquino or nakikita nila si Chris Aquino. Kumbaga, yung maging visible nga ang idol nila si Chris ay bonggang-bongga na sila. Siguro, hindi man sa ngayon panahon nito yung in-expect nila na talk show, pero at least sa mga endorsement naman, sa mga shoot naman ni Chris Aquino, tsaka abangan natin yung mga content na gagawin niya sa Facebook niya at sa YouTube channel niya. Kung ano-anong mga, doon siguro kahit pa paano at least makikita natin yung pagiging talk show host ni Chris Aquino. Basta for now, di ba yun naman ang importante para sa ating lahat? Ang mapanood muna siya na healthy siya, na magbalik siya sa trabaho na gustong-gusto niya. Kung ano yung mas gusto niyang trabaho, yun ang gawin niya. So for now, siguro, mas safe siguro na ito na muna yung ginagawa niya. Walang matinding pressure. Ngayon mo lang ma-realize na pag may talk show ka talaga, sobrang stressful din yan. Unang-una may mga hinahabol ka kasi dyang time slot, meron kang, di ba dun nga nang uso yung mga hand to mouth, minsan pwede namang ilalive, pero syempre, if hindi naman physically fit pa si Chris, mahirap yun. Hindi naman siya katulad nung parang 15 years ago kung paano siya magtrabaho, di ba? Yung parang kinikwento naman niya na kung anong oras na siya, umuwi lang siya para maligo, magpahinga at umalis para mag-work again and again. So, siguro ngayon, si Chris, nagtatrabaho siya, mga gusto na lang niyang trabaho. So, but of course, hindi niya kakalimutan ang talk show. Isa yan sa mga gustong-gusto niyang gawin. But definitely not this year. So, pagdasal natin, maybe 2021, at sana ay patuloy, yun ang pinaka-importante kasi for me and para sa ating lahat, maging healthy talaga si Chris Aquino. Kasi pag healthy naman siya, kaya niya lang sumabak sa napakaraming trabaho. Si Chris, ang nakita kong artista, hindi yan reklamador, hindi yan tamad. Talagang kung may trabaho siya, sinisimulan niya, tinatapos niya, talagang ganyan ang ano. Huwag lang may mga aberya kasi diba, pag may mga pumapasok, kita niyo naman, di ba, nung gumawa siya ng pelikula with Julia Barrett and Josu Garcia, sobrang excited siya. Nung tinapos niya at bongga hanggang press ko, nakita niyo naman, sobrang pabuloso ang ginawa niya. Nagpa-raffle pa talaga siya. Talagang akala mo, Pasko na noon, pero hindi pa naman Christmas nung time na showing ang movie na yun nila Chris. At luckily naman, maganda naman ang naging balik noon. So, yun lang ang hinihintay natin for now kay Chris. Anyway, eto na hinihintay nyo rin ito. Shout out sa mga, mag-shout out tayo sa mga nagpo-post ng kanilang comments, messages doon sa
mga ano to, sa mga YouTube content ko na si Chris Aquino ang topic. Eto na. Unahin ko na, babasahin ko lang kung ano man yung mga sinasabi nyo. From Jess Marie Agustin, hello Sir Dondon, naisip ko lang po, feel ko sinabutayang show ni Chris Aquino. Kasi if for me, if may problema yung producer, if TV5 really want Chris Aquino, why not get her as an exclusive artist, di ba? Para lang matuloy ang show. Smell something fishy, wait na lang tayo sa pasabog ni Chris Aquino online. Tama, yun lang yun. So, eto Jess Marie, nahanap ko rin yun, pero ta promise, nakita ko yun, pero na-screenshot ko yun eh. Yung tinatanong mo sa akin na abangan siya sa mga online-online. Eto from Maris Rivera, thank you Don for always supporting Miss Chris. From Roger De La Cruz, I support Chris forever. From Ellie Omega, we miss na talaga namin si Miss Chris. Pinaulan niya ng bulaklak and heart. Okay, napakasipag na magiging close ko na si Jess Marie Agustin. Ang tanong, handa na ba ang kapamilya, kapuso at kapatid fan sa pagbabalik ng Queen of Social Media, Queen of All Media sa online world? Ha, kasi for sure, yaya ni Gilly Chris Aquino ng online world via her content and loaded of advertisements. Laban Chris, K-Cup 2020. Yon, taray ng ano ni Jess Marie, di ba, ng kanyang pa-hashtag Laban Chris and K-Cup 2020. Sabi ni Lilia Alpes, God bless Miss Chris, ingat ka lagi. Sabi ni Joggy Lee, Kuya Dondon, ano pa ang mangyayari sa ABS-CBN Channel 11 daw? Oh well, medyo iba yon, pero ayun na nga, nag-start na sila ngayon, di ba, pinapalabas na yung mga ibang shows nila doon, at by Monday, pati na yung mga teleserye nila. Eto si Daily Lifestyle. Hi Sir Donon, late ako. Hey, thanks sa update. Sobrang excited na ako para sa mga gagawin ni Idol. Dito lang kami para sa kanya. God bless Sir. Thank you ah. Sabi rin ni Rodel Cortez, aabangan ko si Miss Chris. Always. Sabi ni Ana Luna, thank you Don. You always have a good words for Chris. I really miss her on TV. Sabi ni Shirley Olvido, Chris is a good person. Go, go lang. Sabi ni Rodel Cortez, salamat Sir Donald for always supporting Miss Chris. Di chismis at based talaga sa mga social media ni Miss Chris. Yan. Susana Purificacion, Miss Chris, stay safe and healthy always. God bless. Sabi ni Bettina Mangubat, hi my dear Donald. Be sure post about Miss Chris Aquino. Hindi ako magsasawa sa kanya even though marami against her. Wala akong pakialam if they don't like her, Chris. Basta ako, I really love and appreciate Miss Chris forever and ever. Yan talaga ang magandang ano, attitude ng mga supporter. Yung kayo wala silang pakialam sa sasabihin ng mga ibang tao about their idols. Ang importante yung pagmamahal niya sa idol nila. So, bongga ka Bettina Mangubat. Sabi ni Lorna Aguasquiray, thanks po sa updates ulit kay Chris. We really love her forever. Ayan, forever. Eto again, si Jess Marie Agustin na napakasipag. The queen of social media is back. Laban Chris, break a leg. Pakita mo sa kanila, malaking kawalan ka na nag-reject sa'yo. TV5, ABS-CBN at GMA. Chris Aquino is Chris Aquino nga talaga. K-Cup is back. Chris Aquino is back. For sure, loaded ng advertisement sa YouTube at Facebook pa. And please, sa mga manonood ng videos, Chris, sa YouTube at FB, please don't skip ads. Hintayin pong matapos ang ads po. Thank you. Oo nga, kahit dito sa YouTube channel ko, skip, huwag nyo skip yung ads. Hayaan nyo, panoorin nyo na lang. Tiko konti lang naman yun. Tsaka sandaling oras lang naman yan. Minuto lang naman yun. Hindi naman yun magtitake. Iba kasi Basta yun na, huwag nyo skip. Mangako kayo sa akin. Talaga, mangako kayo sa akin. Ayan. Sabi ni Juanita San Juan Pajota, hi Sir Donald. Thanks sa news from Miss Chris and Attorney Gid. Diyan sana mag-post si Miss Chris with Attorney Gid. Thanks again, Sir Donald. God bless you always. Keep safe. Maraming salamat. Sabi ni Lourdes Stone, nice haircut, Sir Donald. Thanks for the update about Chris. Di pa ako nagpapagupit. Ini-etches ko lang yan. Kinukulit-kulit ko lang yan. Ay, hindi. Tinatali-tali ko lang yan. Okay. Sabi ni Alain Vidal, salamat Kuya Don. I love you, Chris. God bless. Love, love, love. Sabi ni Imelda Barro, thank you, Don. Alam mo, nakakabis talaga yung love na salita ni Chris. Parang kay Chris talaga yun, si Chris Aquino talaga ang pasimuno ng love na yan. At saka, parang wala talagang ibang artista, TV o celebrity na pwedeng magbitaw ng mga linyang yan. Kundi siya lang talagang the one and only Chris Aquino. So,
Yun na muna for now. Maraming salamat sa patuloy yung pag-suporta din sa aking YouTube channel. At sana i-click nyo ang notification bell para at least po may mga bago akong i-upload ay mapapanood nyo agad. At syempre, kung kaya nyo i-share mga video, kapashare naman please. At kung kaya nyo mag-comment, please mag-comment po kayo dahil gustong-gusto kong binabasa mga comment nyo. And again, medyo nababawasan tayo ng basher for now. Medyo mas maraming nag-agree. So, good job. Pero kung may, again, kasi nga siguro wala naman silang nagagawa dahil every time na may sinasabi silang masakit, minsan hindi talaga sa akin, minsan sa mga artista. Yung iba hindi ko dinidelete, pero yung iba nire-remove ko lang kasi at least para maging fair, kasi sa totoo lang masakit din yung may nababasa ka na parang masasakit na salita. So yun na muna for now, maraming salamat and see you soon, bye-bye!